This point in time, hindi na lang mga bading eh. Pati mga kabataang lalaki, kabataang mga babae, ages from 18, 19, 20, ay tinatamaan na rin. At sa hanay ng aking hanap buhay, ilang mga malalapit na tao ko, malalapit sa akin ng mga tao ko, nang tinamaan ng sakit. Kasi sila yung anal sex. Pero ngayon, mga batang babae, batang lalaki na rin. Yung mga lalaki, nahahawa sa mga bading. At yung mga babae naman, nahahawa din sa mga palipat-lipat na lalaki. Well, they say it's yung mga bata ngayon, kaya nagkakaroon, because they belong to the sex workers. And they say that the better reason is poverty. Oo, siguro hindi, kasi naniniwala ako na napakaraming pagkakataon, hindi labang sa pakikipag-sex para magkapera ka. Because I believe that our body is sacred. Katawan ni Kristo ito, di ba? Pag nagsisimba tayo, kumakain tayo ng ostya. Katawan ni Kristo. Tapos, ganun yung gagawin natin. Parang, hindi naman bagay. Nung una, kulang na kulang pang edukasyon sa maraming tao, lalo na sa mga gay. Ang una malang malalaman ay nakakatakot, nakakasindak kasi parang sinintensyahan na ang buhay mo. Pinaka-importante pag dumating sa puntos na ikaw ay nagkaroon na ng AIDS, you should have the word pinakamahirap gawin. And this word is acceptance. Pag natanggap mo yung salitang acceptance, matututo ka ng mabuhay sa kondisyon na kung anong meron ka. Sa buhay ng tao, we are responsible to ourselves. Nagkaroon ka ng sakit na pandidirihan ka halos ng lahat ng tao, wala kang pwedeng sisihin. Kasi lahat ng gagawin natin sa buhay, tayo mismo ang responsable sa lahat na ito. Para bang as simple as, ikaw kasi naninisi ka, nakaturo ang isang daliri mo, pero yung tatlong daliri mo, nakaturo sa'yo. Ibig sabihin, kung ano man ang nangyayari sa atin, kagagawa natin ito. Ang lagi ko na sinasabi sa lahat ng tao, when we are born in this world, that is a gift from God. Sa lahat ng tao, laging ang last word ko ay, ingat, ingat, ingat. Kasi, tayo sa sarili natin ang magdadala ng sakit. Na pag hindi tayo nag-ingat, dyan tayo babagsak. Kasi ang mga gays, thrill seekers, talagang pag mayroong pagkakataon na makakakuha sila ng thrill sa buhay nila, they go for it. Hindi nila iniisip, oops, pag ginawa ko ba to, ano ba mangyayari sa akin? Ano bang kahihinatnan ko? Ako yata ang aminado ko, bading ako. Pero, I make my life worthwhile. Hindi ko inaaksaya ang buhay ko. Kasi nga, itong buhay na to ay regalo galing sa Panginoon. Gusto ko naman, when I go, pwede kong humarap sa Kanya at sabihin sa Kanya, Lord, alam mo, mga ginawa ko sa mundo, kikwento ko lahat ng mga masasayang buhay ng tao na nabago, masasayang buhay ng mga batang may sakit na gumaling dahil nakasama ko sila. Ayoko naman sabihin kay Lord na, Lord, alam mo, iba-ibang size. Alam mo, Lord, ibang klase. Kasi hindi ako thrill seeker. Yung thrill ko, ginagamit ko kung paano ko mapauunlad ang sarili ko. Ako lang yata ang kaisa-isang bading sa Pilipinas who have not gone to massage parlor para sa mga bading. I have never been to sa mga kasa ng bading. Ni hindi ako nakasilip sa tinatawag ng mga bathhouses na kung saan yan ang pinupuntahan ng mga bading. At dyan sila excited na excited. Imagine, in one night, pag pumasok ka sa isang gay bath o bathhouse, you can have as much as
20-30 partners in one night. Simula alas 7 hanggang madaling araw, hindi silang maalis. Hanggat hindi na uubos yung mga nandun na bulalo nga kung tawagin namin. For me, sabihin nyo nang ako'y makaluma. Sabihin nyo nang matanda ang aking values. But those are good values. It is as simple as, why make love to someone that you don't know?